Hello everybody, welcome back again sa aking YouTube channel. So today's vlog is I'm going to show you sa mga niluluto ko usually dito sa bahay, which really help us to lose weight and the same time is quite healthy guys. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga niluluto ko at ito yung usually na kinakain namin, which is nakakatulong sa aming pag-lose weight. As you can see, I usually mix our food with ginger, garlic, and onion stuff. Today's cooking is, ayan, magluluto ako ng sinabawang manok. As you can see, guys, ayan, full of green leafy vegetables. Hinahalo ko ng cabbage, tapos may kale siya, tapos yung greens. Actually, mura lang siya dito pag binibili sa supermarket dito sa UK, guys. Kaya, yan yung mga vegetable na usually binibili namin. Kasi hindi naman siya kamahalan. At the same time, is very nutritious. Ayan, hiniwa ko siya, guys, isa-isa. And pagkatapos dito is... Ibabad ko siya sa tubig, guys, para hugasan. At ayan, naghihiwa din ako ng isang buong potato pang palapot ng ating sabaw, guys. Ayan. So, chop ko siya into small, tiny pieces. Ayan. Tapos, naghihiwa din ako ng chicken breast, guys. So, yan ang ginagamit namin for now, chicken breast. Sa ating sabaw, para malasa talaga siya, guys. At super healthy. At, of course, hindi mawawala yung... healthier butter natin, guys, which is made from plants and rich in omega-3 and omega-6, which is help to lower cholesterol. Kaya yan lang talaga laging, hindi talaga yan nawawala yung healthier butter na namin na ginagamit. As you can see, guys, I add garlic, onions, and ginger sa pot natin, which is I told you, hindi rin yan mawawala sa aming mga kinakain dito araw-araw. And then, ayan, nag-add ako ng onions. At pagkatapos nito, pag medyo lumalabas na yung aroma at medyo brown na yung garlic natin, isunod ko na yung tomato. Ayan. Para mas masarap yung sabaw natin, guys. So, pagkatapos nito, guys, ilalagay ko na yung ating potato. Yung pangpalapot ng ating sabaw. Usually, sa Pilipinas, yung ginagamit nyo na pagpalapot is gabi. Since wala namang gabi dito, guys, kaya ang ginagamit ko is potato na lang yung ginagamit kong pampalapot. Which is okay naman siya, guys, so far. At ayan nga, after nito is naglagay nga ako ng chicken breast. Ayan. Mabilis lang naman siyang lutuin, guys. It only takes 10 to 15 minutes. Luto na yung chicken breast. Kasi maliit lang siyang pagkahiwa at the same time, like I said, super quick lang siya na lutuin. Ayan, nag-add din ako ng patis or fish sauce. And then, seasoning sauce. Salt and pepper. And pagkatapos nito, haluin mabuti. So, hinayaan ko muna na magsusok yung nilalagay ko ng mga ingredients sa pan natin, guys. And then, naglagay ako ng 700 ml of water para hindi naman siya masyadong maraming sabaw, guys. Kaya, mini-measure ko talaga yan. So, ayan nga, kumulo na siya, guys. Pag kumulo na siya, tinitikman ko kung okay na ba yung kung tama lang ba yung lasa or need bang mag-add ng salt and pepper. Kaya ayun, nag-add ako ng seasoning mix and then salt. So, ayan. Ayan, tinikman ko na siya ulit, which is okay na siya, guys. Ayan, tinakpan ko siya ulit hanggang sa kumulo na siya ulit, guys. After 10 to 15 minutes. At ayan, luto na siya, guys. Ilagay ko na yung mga green leafy vegetables natin, as you can see. So, una kong nilagay yung green leafy vegetables, guys. Ang tawag dyan dito sa UK is green leaves.
So I don't know ano yan, but I think it's a class of a cabbage, guys. So ayun na nga, ilagay ko siyang una dyan kasi medyo mas matigas siya compare sa white cabbage, guys. So ayun na nga, pag nalagay na lahat ng green leafy vegetable diet, make sure you just cook it 5 to 7 minutes kasi you don't want it overcooked. Kaya ayun. Anyway guys, may i-share pala ako sa inyo about sa mga food na dapat nating iwasan or at least merong counterpart na to prevent it na makakasira sa ating guts, guys. Ito yung mga pagkain na mataas ang lectin contains. Example po ng mga food na high in lectins are bell pepper, tomatoes, at marami pang iba, which is I think you should research about it, guys. Because according to the research, our healthy guts or intestine help us to have a healthy body and mind. And then, in order to have a healthier guts, guys, we need natin ang mga pagkain which is rich in probiotics and prebiotics. Ang example po ng prebiotics food ay ang yogurt, which is made of a cultured bacteria, which is help to have a healthy guts. And ang example naman ng mga probiotics na food ay ang cabbage, banana, apple, at marami pang iba. So you can try research about it, guys. It's really interesting kasi iyon ang pinopokus namin na pagkain dito, guys, which is isa din sa nakakatulong sa aming immune system at healthy gut or intestine, guys. So, ayan na guys, luto na siya. So, as you can see, kumuha ako ng isang bowl. At yan lang yung kanghalayan namin without rice. So, we started gluten-free and a bit of keto diet, guys. Kaya, ayan, we lose weight. And ito ang isa sa mga sekreto namin, how we lose weight. Kaya, if you like to really strict on a diet and have a healthy lifestyle, minimize a lot of carbs, guys. Kaya ayun, hindi na kami nagre-rice masyado. Very rarely na lang. And also, we prevent gluten products, which is yung tinatawag nating harina, guys, sa Pilipinas, which is bread and others na nag-contain ng wheat flour. Hindi na kami nagkaganon, guys, kasi we notice we have a gluten intolerance, kaya ayun, hindi na kami nag-gluten, which is really help us losing weight as well at the same time. So as you can see, guys, simple lang ang buhay namin dito sa UK. Hindi magarang, pero at least nakakakain naman kami ng maayos at masustansyang pagkain. So as you can see, guys, naghiwa ulit ako ng ginger, garlic, at onions. Pagkatapos ito, naghiwa din ako ng butternut squash. Tiny portion lang siya yung ginamit ko, guys. At saka naghiwa din ako ng mushroom. Pagkatapos is nagprepare din ako ng mga vegetable na ihihalo ko. Guys, which is include broccoli, cauliflower, kale, and bean sprout. So ayan, naghiwa din ako ng maliit na pirasong manok. As you can see. So ito yung gagamitin ko. Ang lulutuin ko pala, guys, is stir-fried chicken and vegetable mix. So as you can see, naglagay ulit ako ng healthier butter sa pan, which is a plant-based, guys, and rich in omega 3 and 6, as you can see, which is help to lower cholesterol. But ayan, naglagay din ako ng garlic sa pan and ginger, onions. Of course, hindi yan mawawala sa aming araw-araw na pagluluto dito, which is I think nakakatulong sa aming immune system. Ayan, as you can see, haluin ko sa mabuti hanggang sa magiging golden brown na siya at lumalabas na yung aroma nila. And then, ayan, lagi kong huling nilalagay ang onions kasi gusto namin hindi overcook ang onions. So, medyo crunchy siya. And then, pagkatapos nito, ilagay ko na yung chicken. Ayan, isook ko muna siya dyan at medyo golden brown. Ayan, as you can see. Tapos pagkatapos niyan is maglagay ako ng butternut squash, as you can see. And lagyan ng konting soy sauce. Ayan, around 2 tablespoons of soy sauce. And then salt. And some pepper. And then some seasoning mix, as you can see. At of course, konting patis. Ayan. So, halu-haluin ko lang siya mabuti. And then, naman after niyan is nagtagay ako ng 1/2 cup of water. So, ayan na nga guys. Hinayaan ko siyang kumulo. Tinakpan ko muna siya. And then, pag kumulo na siya after 10 minutes, is nilagay ko na yung mga vegetables.
So, ayan. So, ayan. Kumulo na siya, guys. So, ayan. Lagay ko yung mushroom. And then, tatapos nito. Ilagay ko din yung kale. And then, after ng kale is, ilagay ko na yung bean sprout. Ayan. And pagkatapos ng bean sprout is, ilalagay ko naman yung frozen mixed vegetables naman natin, which is made of carrots, green peas, broccoli, and cauliflower, guys. Ayan, guys. Nilagay ko siya dyan hanggang sa maluto na sila. Ayan. Yan kinaganda dito sa Yuki, guys. Kasi minsan, hindi ka naman kailangan mag-chop kasi mayroon ng mga frozen vegetables na ready to go na siya. No need nang i-chop. As you can see, ayan, nagluto din ako ng manok, guys. But, hindi nakalimutan kong i-video yung ano yung mga hinahalo ko ng mga powder nito, guys. Quick and easy lang siya kasi medyo mabilisan na nga itong pagluluto ng meat. That is all for my husband, actually. Kasi hindi ako masyadong kumakain ng boiler na manok kasi nga nangangati ako, guys. Medyo allergy ako sa mga boiler. Kaya ayan, that is for my husband. And I will only having a vegetables. So ayan na nga, niluluto ko siya hanggang sa mag-caramelize na yung mga hinahalo ko na sauces dyan. Ayan, ready na siya, guys, actually. He loves it. He enjoy it. Okay. Next time is I'm going to show you kung ano yung mga powder na hinahalo ko. Kasi quick and easy lang talaga siya, guys. Not a lot of effort. Paghalo-haloin lang yung mga powder at saka sauces. Which is really tasty. The same time. So, ayan na nga. Ayan. Ready na siya. Luto na. So, naluto na rin yung mga stir-fry vegetables ko. Which is yan lang yung lunch ko, guys, without any rice. Kasi, like I said, hindi na kami masyadong nagra-rice. Which is, we're trying to help to be healthy and lose weight. Which is, it really helped with my palpitation, tsaka cholesterol ko na rin. So, ayan na, this is for my husband. I prefer, first, of course, usually prepare his food first. So, ayan. Of course, I share him with vegetables as well and then meat. And ayan, it's ready to serve. And of course, the last one is for me. Ayan. Iba yung chicken breast guys, yun in order namin is like from organic farm. Kaya hindi ako na nga masyado nangangatin yan. And of course, as you can see ka naman guys, ito yung secret namin. How we lose weight, ano yung mga kinakain namin is really healthy. And we don't eat rice anymore. Anyways, thank you so much for watching guys. I see you around on my next vlog. Bye-bye!